So today, magluluto po tayo ng nire-request po ng isang Japanese. My auntie. Charot. So nire-request po ito ng aking ate o auntie na Japanese. Nakatikim po kasi siya sa akin ng tilapia ginataan. So she requested me na magluto ako ulit. So sabi niya, tilapia with coconut milk. O, diba? Social. Pinasosyal lang natin yung tilapia. Actually, okay naman si tilapia, pero maraming ayaw kumain. Bakit? Kasi malangsa siya. Pero para sa akin, lahat ng isda malangsa, depende lang sa pagluto. So ngayon, titingnan natin. Kasi bakit yung Japanese, hindi naman siya kumakain talaga ng tilapia rin. Kasi kahit prito siya o fried, malangsa daw talaga. Pero nung natikman niya yung luto ko, sarap na sarap siya. At wala daw siyang naamoy na langsa. Kaya isishare ko ito sa inyo, mga mommy, mga frenny. Kasi maraming mga tao na ayaw sa tilapia kasi nga malangsa. So, titingnan natin ngayon bakit hindi malangsa yung luto ko. So, eto yung sikreto. Start na tayo. Samahan niyo ako sa pagluluto, mga mommy, mga frenny. Grabe ang init. Okay. So, ito mga mommy, mga frenny, nilalagyan ko siya ng asin. Binubudburan ko muna siya ng asin. Parang minamarinig ko siya. So, depende sa inyo, pwedeng rock salt kasi yung ginagamit ko. Tapos, yan. Ang pinakasikrito talaga mga mommy, bakit natatanggal yung langsa? Kasi lagi akong mayroong kalamansi. Binubudburan ko siya ng kalamansi. So, gamitan na natin ng kalamansi. Okay. So, dadamihan natin ng budbud ng kalamansi. Yung mga chan-chan. Dapat sobrang linis pag naghugas po kayo nito. Kasi ako, hindi lang tatlong linis talaga. Okay, so ayan na. Binuburan natin, no? Marinate lang natin yan. So, habang maghihiwa tayo na... Okay, mga mommy, mga frenny, ready na po ang lulutuin natin ginataang tilapia. So, ito yung gulay ko. Hiniwalay ko po yung katawan ng pechay sa dahon. Pinabad ko sa tubig. Tapos, nakamarinate na yung kalamansi sa ating tilapia. Tapos ito yung ricardo kong gagamitin. May siling green, sibuyas, bawang, garlic, then ginger po, luya. Dikdikin po yung luya para medyo ano siya yung amoy niya. Lalabas talaga. Then, black pepper. Meron akong black pepper. And then, coconut milk. Of course, kailangan. Ang pinaka-main natin is coconut milk talaga. Ang hahalo natin. Okay. Let's go. Let's start. Sasamahan niyo na ako sa aking hiwagang kusina. Lalagay na natin ito. Lalagyan natin ng ilalagay yung ayos natin kasi maliit yung kaserola ko. Okay, then lalagyan ko na bell ay black pepper. So, lalagyan na natin sa ibabaw ulit na. Hinati ko yung garlic. Sa ilalim mayroon, sa ibabaw mayroon. Okay, so sikreto, diba? Mamaya na natin to ilagay at saka ito. Papakita ko rin po sa inyo. So, parang gagawin natin, pinaksiw muna natin, no? Okay, paksiwin muna natin. Okay, sa tatlong ano lang, rikadong lalagay. Black pepper, ginger, at garlic. Mamaya na po ito. Yung dalawa, mamaya na. Pag ilalagay na natin ang gata. Okay. So, lalagyan natin pala ng vinegar. Kunti lang. Kasi hindi siya matatawag na paksiw kung walang
vinegar. Ayan. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Konti lang. So, since nakababad na rin siya kanina sa asin, huwag na natin lagyan. Mamaya na lang ulit. Huwag na natin, no? Okay. So, tatakpan na lang natin. Okay. So, tingnan na natin after 3 minutes. Mayroon pa puting sabaw. Dapat, ano siya, wala nang sabaw, no? Sa Bisaya, kasi pinapaipusan para matanggal yung langsa. So, nakalimutan ko pala mga mami, mga friend, mayroon din po tayong udahon. Pwede natin dagdag siya. Okay. Piso lang naman to sa tindahan. Okay, so wala nang tubig. Wala na yung suka. Na-absorb na siya. So, lalagyan natin ng malabdaw na gata, yung pang last. Dagdagan ko muna siya para kulong-kulo. Dito ko ilalagay ang sibuyas. Saka ko lang lalagay ang sibuyas. Hindi siya malata. Okay. Yan na natin siyang kumulo. Okay, sa asin, mga mami, mga frieny. Kasi tatabang na yan dahil may dinagdag tayo. Malamdang na gata. Then, tayong gumamit ng panimpla. Kung lalagyan ko lang siya nito. Kunti lang. Kunti lang. Yan. Kunti lang. Panlasa. Pwede rin po, betchen. Depende po sa inyo. So, dadagdag natin itong katawan ng pechay. Kasi mas patagal kasi ito maluto. Okay na. Tatakpan muna natin mga 2 minutes ulit. Napakadali lang magluto ng tilapia. Ayan na. So, init. Lalagay na natin yung dahon. Luto na siya eh. Mga 3 minutes lang, mami. Luto na siya. Ang laki ng dahon ng pechay ko, no? Parang hindi siya akma sa kandero. Parang, no? Parang kanakang-hanakang hindi ako. Maliit ang aking kandero ang ginawa. Okay, baka magtanong kayo, nasaan na yung aking coconut milk? Ginataang puree. Mamaya-maya, mami, kailangan luto muna ang dahon. Sinibabaw ko kasi, kapag lutong-luto na ito, ang anghang. Which is I don't like manghang. Pero yung bibigyan natin ng Japanese, okay sa kanya manghang. Tanggalin nga natin ito. Nagagalit sa akin. Okay, kasya naman. Whoop. So, ayan, kulong-kulo na siya, mga mami. Luto na yung dahon. Ilalagay na natin ang pure na gata. Ito yung panlas ko po. Ayan po. Nakita niyo po. Ay, bastos ka na. Upaw na apaw. Okay, maraming gata, no? Okay, so, ayan yung sabaw niya. Umapaw. Bakit may panghuli ako lagi ng gata? Kasi gusto ko milky yung ano, gata. Hindi ko, yan, hindi, ayoko ng ano, yung parang malabnow siya. Gusto ko yung lasang-lasa yung gata. So, pinapanghuli ko yung puree. So, isang kulo lang o dalawang kulo lang, hinahain ko na po agad. Hindi ko po pinapatagalan. Ayoko po magmamantika yung aking gata. Ginataang tilapia. So, pakulaan lang natin siya ng konti. O, mga ano lang, isang kulo lang. Wala pang mga 30 seconds. Kulo na yan. Kulo na siya, mga mami, oh. Saglit lang. Kumulo na agad siya. Kailangan lutuin ko lang kunti ang gata. Tikman na natin.
Masarap na, pero medyo matabang. Dadagdagan natin ang asin. Okay, so since ayoko nga ng ano, magmamantika yung gata ko, pinapatay ko na agad. Ayan. So, naluto naman yung gata. So, kung makita mo, milky pa siya. Masarap na siya kasi medyo matabang. Tekman natin. Okay na siya. Masarap na. Halika na. Papakain na natin to kay Auntie sa isang Japanese. My gosh, natatakot ako. Sana magustuhan niya. Okay. Let's go. Hain ko na to sa kanya. Actually, dadalhin ko pa sa bahay nila. Okay. Hain ko muna. Ipapakita ko sa inyo, mga mami. Mga mami, mga Frieny, luto na yung ating ginataang tilapia. Oh. Tilapia with coconut milk. Kung makikita nyo po, talagang milky po siya. Ayan. So, ihain na natin sa nagre-request. Okay, mga mami, I hope you like it. O, may natutunan kayo sa ating vlog. So, ito mami, nasa ano lang po ito, worth of 150 pesos. Pero marami na po siya. Kaya pong kainin ito ng 6 na tao. Okay, niyo po ang next video ni mami, Abby, doon sa Abby's Merienda. So, isi-share ni mami, Abby, kung ano yung mga sekreto doon na ginagamit na ingredients sa Abby's Merienda. So, thank you for watching, mga mami. Please don't forget to subscribe and like po.